God is your sources at aapaw ang iyong abundance at my tears of joy daw ang mga Piscean guys. Ayan, abangan natin yan guys. Claim na natin yan at i-pray natin guys. Ayan. Katulad pa rin ng dati na nare-resonate ako, kaya panoorin nyo. Hello, hello guys! Magandang buhay guys! Ayan, na-miss ko talagang mag-upload ng, o mag-picture ng mga about Piscean. Kumusta? Kumusta po ang mga Piscean? Kumusta nga ba? Kumusta nga ba din si Labdilin? Ayan. Always resonate naman syempre ako, lalo na sa mga basa, ng mga aking mga paborito syempre. Ayan, ang Lola Baby natin. Pa-support po ng kanilang mga channel. Ayan, si Kapalaran 88, si, sino nga ba? Faith Heller Maestra. Ayan, mga sinusubaybayan ko po yan. Tarot Reader, na si Star Taro. Si Misty Queen PH. Ayan, mga, si, binabasa ko po yan. Since Taro. Bernadette Avila, syempre, yung mga yan. Grabe, Pure Soul Taro, guys. Grabe guys, ang mga basa nila talagang mare-resonate ka. Buhay na buhay mo yung kanilang pinipicture. Grabe. At syempre yung mga tarot reader din na, mga foreign tarot readers din. Believe ako sa kanila guys, ang gagaling nila. Kasi para sa akin, hindi naman mostly nakukuha nila ang energy ng isang sign. Ay ako marami nga po ako na resonate at yun nga, yun, parang sitwasyon ko talaga yung mga naano ko na. After all the struggles and halos yung mawala na ng pag-asa, ay sabi pa ni Lola Baby ay bangon lang at huwag susuko. Ayan. Siyempre, unang-una na yung pananampalataya natin sa Diyos. At yung mga mararating natin ngayong mga from now on, ay magaganda na. May madami tayong nakuhang lesson sa mga nakaraan natin. At yun ay may kapalit na magaganda. Ay, parang naano ko naman, parang ini-imagine ko lang na, siguro nga, hindi man ako totally resonate pa doon sa mga ibang basa, pero dadasal ko na lang yan na maging totoo. Kasi parang ang ganda pakinggan guys. Parang ini-imagine ko na yung, siguro nga, agay katulad nga ng ayan, magbabago na daw ang buhay ng mga Piscean at meron daw mga sisimula na bagong mga ideya. At ayan nga, sabi ko pa, ilang beses ko nang na-picture dito. At ito nga, from this week, next week, ito, meron na akong approval sa isang apps na magkakaroon ako na ng certified seller na ako ng isang ng any basta food and beverage. Ayan. At syempre, una-una na yung aking items. Ayan. Foods. At hindi ko na isasama mga toys ko. Kasi foods lang ang iyan ko and beverage. So, ayan, marami ako naiisip. Hindi lang yung aking items, of course. Kaya sabi nga sa mga reading sa na nabasa ko. Grabe. Kung ano yung pagkailap ng pera noon sa mga Piscean at ako'y resonate nga. Resonate na resonate ako guys, kasi yun nga, dumaan ako sa sobrang sa butas ng karayom. Although merong tutulong sa akin na anak at alam ko may matutulong siya sa akin, pero kumbaga may mga time na tinatanggihan ko na, sabi ko kaya ko pa to, kaya ko ito. Ayan. At ngayon ayun, yung mga kahirapan na yun na halos sumuko na ang isang Piscean na minsan talaga na parang ako talaga susuko na, sabi ko. Pero hindi, dapat ay hindi susuko, guys. Kasi ayan, may pag-asa tayo. Meron daw super successful na 6 signs na magiging successful ngayong taon na ito. At kasama dyan ang Piscean. Ayan, guys, ayan. Pero siyempre, wag tayong aasa lang na ano. Siyempre, yun, nandun number 1 yung kilos. At siyempre, yung pangalawa yung pananampalataya na
makakamit natin yung ano na yun. At ayan, ako naman ay siyempre ay positibo lang din talaga. At sabi nga, ayan, palibasa, ayan, eto ako sa social media, ay siyempre mayroon tayong mga supporters at saka may mga tumatangkilik ng ating mga ginagawa. At ayan, 100% kong i-claim yan at ipagdarasal na ako yung makaalis na sa kahirapan ng aking sitwasyon, yung pagiging ano nga, parang ang hirap, ang ilap nung ano na kahit sobrang pagod, pero parang halos wala rin, parang pabalik-balik lang, kumbaga parang ano lang, parang ganun-ganun lang ang nangyayari, balik-balik lang. Ay, pero ngayon daw talaga ay eto nga, claim na natin yan. Para na ako si Ramblak. At tayo ay may success. At isa nga dyan ang paisiyan. Kaya guys, ayan, meron tayong naging lesson learned sa ating mga nakaraan, sa ating mga ano, ay ngayon ay may kapalit na. Good karma and success talaga. Victorious na. Magiging victorious na tayo. At claim natin yan. Yung naranasan natin noon na self-pity, at na resonate nga ako na yung parang self-pity nga, na as in inisip po na maraming pwedeng tumulong sa akin pero walang tumutulong, yan ay minsan ay depende na rin sa akin. Pero ngayon ay ayan, positibo lang ang aking ano dito sa aking tatahaking panibagong ano, at yung aking ano, balak na parang i-stop na ako ay maitutuloy ko na, kasi parang alanganin na yung pag-ahawa ko ng pwesto. Kasi maliit na nga, so kukunti na rin na mailalagay na items, so kukunti na rin na magiging benta at magiging kita noon. Kaya hindi pa total ako i-stop. Alalay pa lang ako while nagsisimula ako ng aking panibagong anuhin. At ayan, tutuduhan ko na yan with my tauhan na marunong din sa pag online selling, at marunong din humawak ng mga ng laptop. At ay ako naman ay talagang inaamin ko ay ako ay hindi pa ganun kaano sa laptop. At ayan guys, sana suportahan nyo pa rin ako sa aking mga gagawin sa aking pag-online selling, guys. Ayan. Eh, hindi naman ako magpapakapagod. Kumbaga, ano, gusto ko pa rin yung makakapagpahinga ko. Gusto ko na rin yung nandito na nga ako sa bahay. Either bisaan ako, doon ako mag-live selling, or sa tindahan nila, at para at least kitang-kita nila ang ganda ng ano, para maging, magkaroon ako ng maraming views. Ayan. At yun ay siyempre dagdag din niya sa ano, yung pagkakaroon ng maraming views. At magkakaroon na daw ng savings ang mga ano, kung wala nung naitatabi. At ako nga po ay aminado rin. Bakit nga ba? Totoo po ito sa aking buhay, ha. Meron man akong pera sa bangko, pero hindi ganun kalaki. As in, kumbaga, barya lang. Ay, magkakaroon na daw ng savings. At hindi katulad nung mga dati na sa akin daw, sa tatahakin daw na bago ng mga paisiyan ay magtatagumpay nga. Na yun ay inisip ko na, direct to the point na yung isip ko na talaga, yun na dun ako magsasucess. Kasi dun ang punta ko eh. So, iisipin ko na lang din yung alam kong mas sellable, at yun ang aking ibebenta, at paplanuhin na mabuti kung ano nga talaga yung kailangan ano gawin. At, tayo eh, meron ding palibasa nga tayo magkakaroon ng ano, ng pera-pera daw na magkakaroon na ng success, ay mabibili na natin yung ating gusto na mabibili o kaya mapupuntahan. Ayan. Ayun nga, katulad ko nga, resonate nga ako guys na ang napupuntahan ko lang ay bahay, tindahan, simbahan, or paminsan-minsan lang na nakakalabas. Ay, ako daw ay yung isang paisiyan daw ay pag nagawa na yung ikasasucess niya at maging posigido, maging magporsigido lang daw sa gagawin, ay papalit sa dating pinagkakakitaan, ay talagang magsasucess. At kaya ay
matutupad na yung pangarap na makakain o may mapuntahan o may mabili na gusto. Ayan. God is your sources, sabi na mga tarot readers. At bubuhos daw ang swerte, abundance. Ayan. Sana nga ano guys, pray na natin yan guys, claim na natin yan. Claim na natin yan at wala yun tayo ng mga nakaraang mga buwan at taon. O, taon na naghihirap. Ayan. At siyempre, in God, there is no limitation kung ika'y mananalig lang sa Diyos. Nothing is impossible with God. O, diba guys? Ayan. Thank you for watching guys. Sana hindi kayo magsawa sa mga pinipicture ko na halos iisa ang halos iisa ang nasasabi pero talagang ayan, umaasa ako na talagang i-claim ko yan, ipe-pray ko yan na mangyayari na sa akin dahil ako'y nalulugmok na sa kalungkutan. Nalulugmok na sa kalungkutan, di ba? Yung pagiging solo sa buhay, mahirap din naman kaya yung pagiging solo. Hindi yon naman ako magiging trying hard na ano at naranasan ko yung parang gustong-gusto ko magkaroon ng ano ay parang hindi pa rin talaga o cool ng Diyos. Hindi pa rin time. So guys, thank you for watching and God bless everyone.